the best ang sniper 155. Ito ang tinatawag na king of underbone dito sa Pilipinas. Walang iba kundi itong Yamaha Sniper 155. Ang odometer, 2 years and 6 months mga amigo. Ito na yung odometer ng aking Sniper 155. Parang may kabig na konti. Minsan di ako komportable. Minsan para ako natatakot kapag medyo paliko tayo. 2024 na mga amigo, natulin pa rin ang Sniper 155. Pya, pya, pya. Grabe. Solid talaga yung beast tire. Dagdagan pa ng front shock natin na naparipak, and yung rear shock natin na RCB. What's up sa inyo mga amigo? Alright! So for today's video mga amigo, nais kong ipaalam sa inyo na itong Yamaha Sniper 155 ko ay 2 years and 6 months na. Alright! Yay! So mga amigo, gusto ko i-share sa inyo anong mga na-encounter ko, na issue regarding nila sa motor ko nung nakalipas na 2 years and 6 months. Pero bago ang lahat, nais ko kayong pasalamatan lahat mga amigo na patuloy na nanonood at nag-aabang dito sa motor ko. Sobrang thank you sa inyong lahat. Di man mabilis yung pagdami ng ating subscribers dito sa YouTube channel natin, ang mahalaga ay may progreso. And slow progress is still a progress. So yun, okay mga amigo, simulan agad natin sa remote. After 2 years and 6 months, ito na yung remote natin. Subukan natin mga amigo. So i-on muna natin kasi nakalock yan siya kanina. Oy, patayaw. Long press. Ayun, gumana. Tapos, pindutin ulit natin siya kung responsive pa rin siya or tulad pa rin ba siya ng dati since nung brand new siya, may pinagbago ba. Right. 1, 2, 3. Alright, grabe, napaka-solid pa rin ng remote na to. And, o nga pala, regarding nga pala sa battery neto mga amigo, napalitan na pala yung battery neto. Pinapalitan ko na, and kaya, yun, hindi na siya umiilaw-ilaw kapag inon natin yung digital panel natin. Ayan, kung mapapansin nyo, dire-diretso na siya. Unlike before, kapag nag-on tayo ng digital panel natin, nagbiblink pa yung keyless indicator neto. So ngayon, all goods na siya kasi pinalitan na lang ang battery. So ang battery pala na ito ng remote is nagkakalaga lang ng 100 pesos mga amigo. Meron makikita or may mabibilhan kayo sa mga motor shop. Sa Yamaha siguro meron naman ang available. Pero nabili ko kasi ito sa authorized dealer na secret shop kung matatawag sa ano, ng isang Yamaha na authorized dealer. No? Para sa akin isa siyang secret shop kasi lahat ng stock na parts ni Yamaha Sniper 155 andun. Natutuwa lang ako kasi bago ulit yung battery ng ating remote. Na basic na lang siyang pindutin ulit. Ayun o. Parang hindi na ako nangangamba sa daan no, na baka hindi na siya gumana. No? Just in case no, na hindi siya gumana, paano na lang. No? Ayun. At least napalitan na siya and wala na akong pangamba mga amigo. As 2 years and 6 months, ito na yung mga napalitan mga amigo. Handle grip niya, RCB, Moto Vault na second holder. Nakadagdag lang naman. Hindi siya pinalitan. Ito, side mirror natin napalitan. Ganun pa rin siya. Napaka solid pa rin ng side mirror na ito. Napaka tibay na. Nasa kulang-kulang 2 years na rin ito. Yung side mirror na yan. Mga gulong natin. Both front and rear is this tire po yan. And yung likod 130-70. And harap is 90-80-17. 3 weeks na ata itong beast plus sya akin. And itong rear shock naman natin, which is RCB. No, M2 line ang tawag dyan sa version na yan. Napaka solid na ito mga amigo. Parang alam mo yun, yung smooth na smooth lang siya yung performance niya. Hindi tulad nung na-over naman sa bounce. Ito sakto lang siya. Bagay na bagay siya i-partner dito sa Sniper 155. No? Mga brake pad natin, both Bendix yan. Papalitan ko na yan mga amigo kasi nakasira siya ng disc plate. Ayan, ang lalim na. Lalo na sa likod, napakalalim na ng tama niya. So papalitan ko yan mga sunod na araw. Front caliper natin, dual piston, and solid na solid pa rin yung performance niya, walang pinagbago since day 1 no, ng paggamit ko sa kanya. Yung tambutso pala mga amigo, tinanggalan ko lang to ng cover no, and maangas siya tignan no, kahit walang cover, wala lang na, labis lang ako.
solid niyang tingnan kahit walang cover, no, na parang ano, para siyang machine gun. Ayan, yung design niya. Ayan, may mga bolts din pala tayo, mga gold bolts natin na umaabot ng 5K total kasi hanggang dyan yan. And hanggang dito. Ayan. Alam ko may pandemic pa nung time na yon, pumunta ako ng ano, ng Caloocan, and medyo mahal pa rin nung time na yon. Ewan ko lang ngayon kung nagmura. Iba kasi dyan tingi-tingi lang, kaya napamahal ako, no. Fairings natin, all goods naman siya, kaso may mga galos-galos na siya, no. Konting gasgas and nagpipig na siya. And normal lang yan para sa akin. Pero sa 2 years and 6 months, grabe, napakatibay niyan. Ano eh, quality talaga. Pagmamasdan yung mga amigo, bagong-bago pa talaga yung looks niya. Parang hindi 2 years and 6 months yung ano niya, yung mukha niya. Para lang siyang isang taon. Or 6 months nga lang eh, kung ikukumpara ko. Tsaka yung performance niya, ganun pa rin, no? Napaka-solid. Sa kulan pa lang natin mga amigo na ito, nadagdagan ko na siya. Pangalawang beses na ako nag-refill ng coolant na ito. Pero same pa rin, Yamaha lube na coolant pa rin yung nilalagay ko dyan. Hindi pa siya na FI cleaning pala mga amigo. And fuel filter. Sa air filter naman, napalitan ko na yan. Makakita nyo mga amigo, kayo na humusga, no? Kayo na humusga sa Sniper 155 ko kung sulit ba siya sa 2 years and 6 months. Kasi sa akin, paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo, sobrang worth it na to sa akin. And ayun, nasulit ko na siya, ang dami ko na naman napuntahan. Nagagamit ko na nga siya mga amigo sa delivery, no, sa Lala Move, no? Grabe, wala akong masabi kundi kudos Yamaha. Napaka solid ng design, yung looks niya. Syempre yun yung kinagigiliwan ng mga ano, mga motorcycle enthusiasts. Power and speed niya, grabe. Nandito na lahat sa motor na to. Kable din siya pag i-drive, mapalong ride man o short ride, kahit on and off road naman, para sa akin the best ang Sniper 155. Ito ang tinatawag na King of Underbone dito sa Pilipinas. Walang iba kundi itong Yamaha Sniper 155. And napatunayan ko naman sa inyo, subok naman na siya mga amigo. Syempre, tips ko lang sa inyo mga amigo para tumagal. Kailangan maintain niyo yung change oil, yung paglagay ng lubricant sa kadena, paglinis. Ayun, tulad niyan, nililinisan ko siya pag sobrang dumi na talaga. Huwag nating hayaan na mapuntahan ng alikabok or dumi yung throttle body niya. Kasi yun yung ikakasira ng FI natin if hindi natin yan linisan. Dito nga pala sa display niya mga amigo, ito yung sinasabi ko sa inyo sa likod na may tama na siya. Ayan, medyo malalim na. Ito yung disadvantage ng tawag dito, Bendex na brake pad. Kasi oo nga, makunat nga siya and parang bakal nga siya, no? Napakatagal niya mapudpud. Pero ang magiging cons naman nito sa motor natin is mapupudpod yung test plate natin. And mas mapapamahal tayo kung sakali. So ito, hindi pa naman siya totally talaga na manipis na. Kaya pa naman siya, basta palitan ko na lang ng stock ulit na genuine parts brake pad. Speaking of change oil pala, ang langis na gamit ko is Yamaha lube oil pa rin. Nagstay pa rin ako sa Yamaha lube kasi yun nga, subok naman na siya. And yun naman talaga ang recommended para sa mga kainan na itong Sniper 155. Hindi na ako gumamit ng iba pang langis, no. Nagstick lang ako dun sa Yamaha lube, yung ST. So depende naman yan, basta napapalitan ng langis every 1,000 kilometer and 1,500. Yun, kailangan i-maintain nyo yun, huwag nang umabot ng 2K to 3K. Depende sa langis na gamit, pero para sa akin kasi 1,500, yun na yung parang pinaka-standard niya na kailangan palitan na yung langis ng makina kasi madumi na yun para sa akin eh. Nararamdaman ko minsan din pala sa Sniper 155 ko mga amigo, yung sa magaspang na moment, no? Pag tumatakbo siya, nararamdaman ko magaspang yung ano, makina, no? Pag nagdinadrive ko siya. And ito nga pala yung kanyang compartment mga amigo, wala pa rin pinagbago. And pinupunas-punasan ko rin to. Yun, yun lang, tips ko rin sa inyo. Punas-punasan nyo din naman minsan kasi andito yung air filter natin. Yun, yung mga alikabok na pupunta dito sa compartment natin, hinihigop yan dito. As air filter natin, humihigop yan dito ng hangin. Yan, itong space na to. So may possibility na kapag hindi natin na nilinisan, mas mapapabilis yung pagsira ng FI natin and yung throttle body natin is madudumihan. Yun, check natin yung odometer. 2 years and 6 months mga amigo, ito na yung odometer ng aking Sniper 155, 38,900. Alright, nasulit ko na siya. Hindi ko pa siya na FI cleaning, fuel filter hindi pa napalitan, no? All goods siya para sa akin mga amigo. Wala akong masabi sa Sniper 155 kundi bravo. Pinatunayan talaga nilang reliable sila. Subok talaga na matibay ang Yamaha sa taong to.
So kaya sila yung naging number one sa Pilipinas pagdating sa sales and when it comes to motorcycles. Ayun, sa ating palang radiator, stuck pa rin yan mga amigo. Nasa traffic pala tayo, hindi naman ako na-encounter na nag-overheat siya or hindi, never ko pa naman siya na-encounter na lumabas yung ano dyan, heat indicator sa digital panel. Palak sa ata akong palitan na yung radiator neta na medyo mas malaki. Kasi uuwi sana ako ng probinsya nung time na yon. Kaso nagkaroon nga ako ng problema, isang matinding problema. Kaya lahat ng plano ko nun hindi nangyari. Pero may dahilan ang Panginoon kung bakit nangyari yung bagay na yan sa buhay ko. Sa kadena pala natin in sprocket mga amigo, yan pa rin yung RK na yan. So grabe, napaka-solid din pala neto, napaka-tibay din pala netong kadena na to and sprocket mga amigo. 1448 pa rin yan mga amigo. Masasabi ko rin sa RK, quality din pala to. And nung una, ang sabi ko sarili ko, why not, subukan ko lang tong i-install dito sa Sniper 155 ko. Maganda siya, i-combination sa aking ano, motor. Sa mags naman, stock din yan mga amigo. Yung mags natin na napakatibay din. Yung mga sticker natin na kumakapit pa, no? Yung naalala ko yung pinadikitan natin to ng decals, 500 pesos binayad natin. Kaya andiyan pa rin siya hanggang ngayon, no? Kumakapit-kapit. Hindi na kompleto yung pangalan niya. Yung word na sniper, hindi na kompleto. Natanggal na yung ibang letra. Sa ibang parts niya, signal light, tail light, solid pa rin. Gumagana lahat ng mga lights ng Sniper 155 na to. After 2 years and 6 months, wala akong gaano, hindi siya masakit sa ulo. Walang binigay na sakit na ulo tong sniper ko. And wag naman sana. Yun lang mga amigo. Sa battery pala neto ng motor ko, nung nakaraan, nung nagbiyahe ako kay Lala Move, nakita ko yung voltage niya, standard pa rin naman, nasa 14 pa rin yung pinaka high level niya and umabot siya ng 12 point something, no, kapag nagcha-charge ako ng cellphone dito. So, ibig sabihin healthy pa rin yung battery ng ating motor. So, ayan mga amigo, ang masasabi ko lang, kung gusto nyong tumagal or ayan nga, maging healthy yung motor nyo, stay lang kayo sa stock. Napatunayan ko naman sa inyo, mag 3 years na itong motor ko, hindi ako binigyan ng sakit ng ulo na ito. May mga parts syempre na kailangan natin palitan dito, na which is yun yung parang common na talagang palitan, tulad ng mga gulong, brake pad, yung kadena ko nga, isang beses pa lang napalitan yan, yan pa rin yung dati kong pinalit. Tapos ito, mga handle grip natin na napakatibay din na itong RCB mga amigo. Mga quality na aftermarket parts dito sa Pilipinas kasi yung RCB. About pala sa ball race na ito, hindi ko alam kung kailangan na siyang palitan kasi ang sabi ng moto doctor, parang okay pa naman daw siya. Okay pa naman daw siya. So ang nararamdaman ko sa motor ko, parang may kabig na konti. Minsan di ako komportable. Minsan para ako natatakot kapag medyo paliko tayo kasi may kabig may nararamdaman akong kabig sa motor ko. Sabi ko nga nang sa motor doctor kung pwede na ba siyang palitan, kung sira na ba ulit yung ball race na ito. Sabi okay pa naman daw kasi tinest drive naman nung mekaniko nila na napaka-solid din, no? Napaka-solid din ng mga mekaniko doon. Okay naman daw. Pero ayun nga, hindi lang ako kasi komportable since ako yung first owner nito and pisado ko na kasi tong motor ko. So mayroon lang ako nararamdaman na konti regarding sa kanyang ball race. Pagdating nga dito sa mulad ng ganitong traffic mga amigo, maganda tong Sniper 155, ipang singit-singit. Kaya ako nagpalit ng side mirror pala mga amigo kasi yung side mirror na stock neto medyo malaki and mahaba. So ito kasi
comfortable ako na isingit-singit sa mga ganitong klaseng traffic. Kasi hindi na siya ganun ka taas and siya nakakailang na isingit. Oo, doon nagdagan din yung looks ni Sniper. Naging maangas, no? O nga pala, andito pala tayo sa lugar na to kung saan literal na traffic. Hindi nawawala ng traffic dito. Especially yung mga ganitong araw at oras, no? Bandang hapon na. And December na rin kasi mga amigo, kaya expected na talaga yung traffic. Heavy traffic talaga. Dagdagan pa yung daan dito na ano, hindi naaayos, no? Lubak-lubak. Kaya nga tinagura yung lubakan to, eh, no? Hindi ko naman sinisiraan since ito na yung naging hometown ko talaga, yung lubakan. Kasi dito na ako naging mature. Nang dismayado lang ako. Nakakadagdag din ng traffic yun, yung mga lubak-lubak na yan. And hindi lang, nakakasira pa ng mga mugs natin, gulong natin, and mga shock natin, di ba? Ang daming pwedeng pagmula ng mga lubak-lubak dito. Pwede rin ikaka-aksidente, no? Kung may lasing dito, tapos mabilis yung takbo, ayun, tulad niya, no? Kung may lasing dyan, tapos hindi alam yung lugar na to, hindi kabisado, maaaring safe lang talaga siya dyan. Aksidente talaga ang mangyayari, no? Sana naman, no? Mapansin to ng gobyerno dito. Ganda, isingit-singit na itong Sniper 155 when it comes sa traffic. Kasi ito naman talaga yung purpose din ng mga motor, no, na mapabilis yung transpo natin, di ba? Kailangan mo na lang makiusap or magbibigay ng ano, respeto sa mga na four wheels din, no. Pagdating naman pala sa performance na ito, mga amigo, para sa akin, since nung magpalit ako ng ano, ng 1448 na sprocket, doon ko naramdaman yung speed and power din ng Sniper 155. Pero sa cambio naman, no, kailangan marunong din kayo tumimpla ng pagkambyo ng motor na to. May tendency kasi na masisira din yung kadena natin and sprocket natin, mga bearing, no, kapag hindi tayo marunong tumimpla sa pagkambyo. Hindi forget na slipper clutch to, eh, okay lang na magkambyo tayo na may lagotok-lagotok, no, na hindi natin siya itimplahin. Kailangan sakto yung pagkambyo natin and marunong tayo. Habang nasa traffic tayo, mga amigo, meron pala akong isa-shoutout dito. Kanina lang siya nagpa-shoutout, no? Ayan, sabi niya, shoutout boss, taga Bagumbong Kanto lang ako. Ayan, ayan, shoutout sa'yo boss, Sky Yu, ayan. Maraming salamat sa pag-comment and sa pagpa-shoutout. Siya lang kasi yung ano, yung latest na nagpa-shoutout ngayon. Yung nakaraan hindi ko na screenshot and hindi ko na mahanap kung saan video ba yun sila nag-comment. So ayan, shoutout sa inyo, mga amigo, sa mga nagpa-shoutout. Ayan, comment lang kayo sa comment section. Diyan lang ako pumunta sa may Mercury Drugstore. Bago matapos yung taon na to, nais kong pasalamatan kayong lahat. At syempre, ang number one na dapat pasalamatan ay ang Panginoon. Salamat Lord sa panibagong taon na pararating na naman. 2024 na, mga amigo, natulin pa rin ang Sniper 155. May mga nawala, may mga dumating. And may mga pagsubok na dumating. Pero ang mahalaga dun, ano, bumangon tayo. Hindi naman masamang ano, bumagsak. Bumangon sa pagkabagsak. Alright, pakaliwa na tayo dito. Mga pala, mga amigo, nakalimutan ko sabihin sa inyo, yung sa front shock na ito, pinaripak ko na pala siya. Ang layo niya sa stock na front shock ng Sniper 155. Ang ganda niya pala pag pinaripak, ganda ng ano niya, ng performance niya. Hindi siya ganun ka ano, lambot, no? Andun yung ano, yung kahit nalubog ako, hindi siya lumalagatok na. Ayan, tulad na ito, ayan. Wala na, hindi ko na siya nararamdaman yung lumalagatok. Yun yung maganda kapag pinaripak yung ano, yung front shock na Sniper 155. So ayan, mga amigo, dito ko na lang tatapusin yung video na to. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na panunood and pagsubaybay sa YouTube channel natin, lalo na dito sa motor ko na Sniper 155. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat, mga amigo. See you in 2024. Mabuhay kayong lahat hangga't gusto nyo. Once again, this is Gamoting Noy P, na laging nagpapaalala sa inyo na huwag nyo kalimutan laging mag-ride safe. Hopya. Grabe, solid talaga yung beast tire. Dagdagan pa ng front shock natin na naparipak and yung rear shock natin na RCB, perfect combination. Alright, tabo di. We'll be right back.
I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack, map here. Track is in. Pack, map here.